ika nga, less talk, less mistake. Pero hindi po ganun ang ginagawa nitong isang abogado pa naman na si Attorney Harry Roque. Sa kadaldalan po nito sa kanyang programa, eh ngayon, nakuha niya na po ang atensyon ng gobyerno. At sabi nga po ng isang opisyales dyan po sa National Security Council, ang Assistant General nito na si Director, Assistant Director General nito na si Jonathan Malaya, ay sinasabi na dapat daw magpaliwanag nitong si Harry Roque kaugnay po ng di umano'y naging deal ng Duterte administration sa pagitan po nito at saka ng China. Kasi sabi niya nga po, nilinaw na daw po ito nitong si dating secretary, dating executive secretary na si Salvador Medaldea na wala pong anumang agreement. Pero mukhang hindi po ganun. Magkaiba po yata ang kanilang sinasambit. Pero siyempre, tingnan natin kung saan po hahantong ang punto na ito. Sa ngayon, malinaw na meron pong verbal agreement ang China at Duterte administration, siyempre to the prejudice of the Philippine interest and the Filipino people. Although sinasabi nitong si Harry Roque na yan daw ay nakatulong para mapanatili ang kapayapaan sa West Philippines, si kalokohan po yon. After all, hindi po dapat tayo nakikipag-usap sa ganyang pagkakataon na talo ang interes po ng Pilipinas. Kaya nga po hindi naging successful yung isinusulong na pag-uusap nitong nakaraang buwan lamang, di ba? Dahil ang nais ng China, puro pabor po sa kanila. Pwede po ba yon? Eh unang-una, tayo po ang dapat na mayroong jurisdiction sa ating exclusive economic zone kung saan matatagpuan po ang Ayungin Seoul. O dito po sa particular na balita na atin pong re-reaksyonan bago po yung video nito, sabi po dito sa ABS-CBN News Online, NSC official dares Roque to explain alleged deal between Duterte admin and China. An official of the National Security Council on Wednesday challenged former presidential spokesman Harry Roque to provide details of the alleged deal between the Philippines and China over the West Philippine Sea. Ngayon, pakinggan po natin yung particular na interview sa kanya ng ANC 24/7 mula po sa kanilang YouTube channel. Reaksyonan po natin ang balita po na ito, mga tol. Former presidential spokesperson Harry Roque told several reporters or media outlets that China used their water cannons against the Philippines because of Manila's failure to honor a gentleman's agreement made during the Duterte administration. Your thoughts on that statement? Okay, prior before that, ito muna yung balita kaugnay po niyan, ano? Ito po yung ginawa nitong si Harry Roque sa kanyang kadaldalan sa programa ng Politico Live YouTube channel kahapon. Eh, sinambit niya nga po at kinumpirma niya na meron pong agreement sa pagitan po ng China at saka ng Pilipinas under Duterte administrations. Pakinggan po natin ang balita na ito, mga tol. Former presidential spokesperson Harry Roque has confirmed the existence of an agreement between China and the Philippines under former President Rodrigo Duterte's administration regarding Ayungin Seoul. According to the lawyer, this is not a secret agreement but rather a gentleman's agreement. And although it is not a treaty or a written agreement, the two countries agreed to maintain the status quo in the disputed territory. This means that repair supplies will not be brought to the BRP Sierra Madre, and no further improvements will be made to structures built by China in the area. Nang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang magagawa ng kahit anong improvements, at walang magiging problema. So, ang tanong, sa panahon ba ni Duterte, wala ba talagang pagalaw na ginawa ang China? Maniwala kami, Harry Roque. Saka kung sinasabi ninyo na nauna ang Pilipinas, eh bakit sila patuloy pong gumagawa ng paggalaw dyan po sa West Philippine Sea? Hindi nyo pwedeng ikatwiran na ayaw kasi i-honor ng ating kasalukuyang gobyerno yung gentleman's agreement. Kaya ngayon, pinoprotektahan lang nitong China yung kanilang interest. Pwede ba yon? Eh, kung ganon ang katwiran nila, eh bakit sila mismo nagbabiolate doon sa agreement na ginawa nila sa pagitan po ng Duterte sa kanang bansa nila? Kaya itong mga sinasabi dito ni Harry Roque, mga tol, I'm sorry to tell him na iyan po ay talagang gaslighting lamang. Yan ay pagmamanipula sa kaisipan ng mga Pilipino para paniwalain na walang pagkakamali ang Duterte admin. Pero in fact, yan po ay isang malaking pagkakamali
And we believe, hindi lang mga ako, marami po ritong nagre-react na ang paniniwala po namin, ito po ay tahasang paglabag sa ating konstitusyon. But unfortunately, syempre hindi na presidente itong si Rodrigo Duterte, kaya wala na po siyang magiging panunagutan dito. Eh, after all, kahit hindi po ako abogado, wala naman po kasing batas na magbibigay ng kaparusahan sa isang traidor na tao kung wala po itong, kung ginawa niya po yung pagtatraidor na yan sa panahon na hindi naman po involved sa gera ang Pilipinas. Kasi yun po yung pinaka-esensye ng treason eh. Dapat, ang pagtatraidor ginawa mo sa panahon ng ang Pilipinas ay nasa gera. Pero wala naman pong gera, syempre. At nung panahon na ginawa ito ni Rodrigo Duterte, foreign policy niya yan. But, we believe na yan po ay paglabag sa ating konstitusyon that could somehow sana, kung meron lang talagang puwersa na sapat ang opposition that time, eh impeachable offense yan sa paniniwala po namin. Hindi lang ako ha, yung mga nagre-react din po rito ng mga kahit paano ang kaalaman sa ating konstitusyon, hindi man kami abogado, ay medyo familiar po tayo. Ngayon, balik po tayo dito po sa sinasabi nitong si Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council. Well, first on the first place, we are surprised by the statement by Secretary Harry Roque because it was made clear, I think around a year ago by Executive Secretary Miguel Dea that there was no such agreement done between the former administration or previous administration and the Chinese government. So I think it is incumbent upon Secretary Harry Roque to explain what are the parameters of this agreement because... Pero kung ako tatanungin nyo, kagalang-galang na Jonathan Malaya, eh dapat magkaroon ng congressional hearing dito. Kasi kung tatanungin lamang ng mga reporter itong si Harry Roque, gaslighting lang ang sasabihin po nito. Ipaninindigan niya lang na tama yung ginawa ng kanyang boss na si Rodrigo Duterte. Ngunit kung merong congressional inquiry dito sa pagkakataong ito at under oath siya, hindi siya pwedeng magsinungaling at mahahalungkat ang mga bagay-bagay at makakapagtanong ang mga kongresista or ang mga senador, mas magiging kapanipaniwala po ito sa harapan ng publiko. Kasi lahat ng sinasabi ngayon itong si Harry Roque, siyempre abogado po ito. Kaya niya pong magsalita pabor para po sa kanilang interes. Ngunit kung ang kanyang mga katanungan na ibabato po sa kanya ay manggagaling sa mga senador o kongresista at ito ay ginawa ng ikaw ay nanumpa na magsasabi lamang ng katotohanan at pawang katotohanan lamang, eh baka magkaroon po ng ibang sitwasyon. At higit sa lahat, sa tingin ko ha, yung mga detalye na dapat malaman ng Pilipino dito, kung hindi naman po malalagay sa alanganin ng national ang security po natin, eh dapat maipaalam po sa ating mga kababayang Pilipino. Dahil after all, ito po ay concern hindi lamang po ng kampo nitong si Rodrigo Duterte at ng China. Concern po ito ng bansa po natin at ng lahat ng mga Pilipino. What was this so-called agreement? Does this mean that there was an agreement to remove BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal? No, it is not clear what exactly was that agreement. So I think Secretary Roque owes this to the public to explain specifically what was that agreement. Because as I said, there was also a previous... alam nyo, hindi po putok ang issue na ito kung hindi madaldal si Harry Roque. Di ba? Kasi kung sinabi ng China na merong agreement sa pagitan po ng Duterte administration at saka nito pong China, top government officials ng China kasi ang nagsabi niyan eh, kung siya ay nanahimik na lamang, hindi ito lalaki ng ganito ang issue. Hahayaan ng publiko o haantayin na lamang ng publiko na ikumpirma po ito ng Department of Foreign Affairs. Pero dahil nga po madaldal itong si Harry Roque at masyadong mapagtanggol sa kanyang boss na si Sara Duterte, si Rodrigo Duterte, including siyempre Sara Duterte, eh ganito po ang nangyayari ngayon. Nahahalungkat tuloy yung sinasabing secret deal. At dito binamay nitong si Harry Roque, ang ngayon senador na si Alan Peter Cayetano. Itinuro niya mga tol
Sabi nitong si Harry Roque, ipinaalam daw sa publiko nitong si noon ay Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang status quo na ito sa pagitan po ng Pilipinas at saka ng China. Pero nagtataka tayo, kung ito po ay ipinaalam sa publiko, bakit hindi po natin alam? Yun po ang malaking katanungan dyan. From ES Medial Dea, because in so far as this administration is concerned or the National Task Force West Philippine Sea, we have not seen any document, we have not seen any report that there was such an agreement. And as mentioned by President Bongbong Marcos himself, if ever there was one, he has repudiated it. Yan. But alam niyo, kasi sa punto na yan, walang sino mang pangulo ang kanyang sinabing polisiya, lalong-lalo na ito naman ay hindi po by virtue of a Republic Act o batas. Yung foreign policy lamang ang mananatili. The moment na yung polisiya niya na yan na kanyang pinatupad sa ilalim ng kanyang administrasyon ay natapos na rin ang kanyang administrasyon, maaari po itong either ipagpatuloy o bawiin ng kasalukuyang gobyerno. At malinaw po sa atin na nadinig po natin sa ating mahal na Pangulo na sabi niya, wala po siyang alam sa anumang agreement. At kung meron mang agreement, ito po ay kanyang binabawi. Hindi po kinikilala ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang agreement na yan. At syempre, prerogatibo po ng kasalukuyang gobyerno kung ano yung kanyang sa tingin tama na ipatupad para po sa ating national interest at syempre sa interest po ng ating mga kababayang Pilipino. At ganun po ang ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang West Philippine Sea, kahit sabihin ng mga DD sheets na ito po ay hindi WPS, wala kayong magagawa, kabubuhan, para sa inyo na maniwala na wala pong WPS. Dahil sa panahon ng Aquino administrations, merong administrative order na inilabas ang kanyang administrasyon. At ito ay kumikilala sa bahagi na yan ng South China Sea para tawaging West Philippine Sea. At ito ay nakabase sa international law. Ano po yon? Pinaliwanag na po natin ng maraming beses ito pero uulitin ko lamang. Ang WPS, binubuo po ito ng tatlong bahagi. Territory, Exclusive Economic Zone, at saka Extended Continental Shelf. Yung territory, mula po sa dalampasigan hanggang sa 12 nautical miles na layo sa karagatan. Samantala, yung Exclusive Economic Zone ay mula po doon sa 12 nautical miles o mula sa dalampasigan hanggang sa 200 nautical miles na layo sa karagatan. Yung Extended Continental Shelf, ito po yung nakapailalim sa ating karagatan na maaaring mag-extend pa beyond doon po sa 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone. At yan po sa mga area na yan, tayo po sa territory ay may tinatawag na sovereignty or buong karapatan, absolute right. Samantala, doon po sa ating Exclusive Economic Zones, meron po tayong tinatawag na sovereign rights. O sa madaling paliwanag lamang, lahat ng mga matatagpuan po dyan na living and non-living things, dapat ang nag-exercise po dyan ng jurisdiction o paggamit o paglinang ng mga kayamanan na yan, Pilipinas at mga Pilipino. At ang Ayungin Seoul na involved dito sa issue na ito, nasa loob po yan ng Exclusive Economic Zone na napakalayo po sa China para i-consider po nilang teritoryo. Kaya dito malinaw na malinaw po na tayo dapat ang merong karapatan dyan at tayo'y humuhugot sa international law, ang UNCLOS, United Nations Conventions of the Law of the Sea, at saka yung Permanent Court of Arbitration ruling na inilabas noong July 12, 2016. I hope tama yung pagkakaalala ko sa petsa. Pero yan po yung mga pinaghuhugutan natin ng ating karapatan dyan po sa ating Exclusive Economic Zone. Pakinggan po natin patuloy ito pong si Assistant Director General Jonathan Malaya. Just for the sake of informing the public of this matter, he should explain the parameters of that agreement so that people will know exactly what transpired. Tama, di ba? Pero ako, as I have said earlier, yung pagpapaliwanag na ito dapat gawin sa isang formal na inquiry. Tayo po ay humihiling sa ating mga senador at mga kongresista na sana sa pagbabalik ng kanilang sesyon, baka pwede naman maisingit nyo din po ang issue na ito na magsagawa po kayo ng hearing in aid of legislation
kaugnay po ng sinasabing deal na ito. Kung ayaw nilang tawagin secret deal, deal pa rin ito. Verbal agreement po ito ng China at saka ng Pilipinas pag sa ilalim po ng Duterte admin. At naniniwala ako na kung magkakaroon po dito ng congressional inquiry, maraming mga batas ang maaaring mabuo, mabalangkas sa pagkakataon na ito para yung mga ganitong situations ay hindi na po maulit sa hinaharap. In particular, alam niyo sa perspektibo ko po bilang criminologist, ako naman po ay pamilyar sa criminal law and jurisprudence at particular sa revised penal code. Ang problema kasi sa atin, ang act of treason ay matagal na pong batas. Ito po ay isinabatas, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, ay December 8, 1930. At nag-took effect po ito by January 1, 1932. Sa ilalim po ng Article 114 or 113 ng Revised Penal Code, kung ano man yung tamang figure doon, i-correct nyo na lamang ako, nakalagay po doon ang act of treason. At ang treason can be committed only in times of war. And that is the problem. Kailangang amyendahan ang batas na yon para kahit paano, kahit wala pong gera, pwede pong mag-commit ng pagtatraidor sa bayan ang isang Pilipino. Malinaw po kasi na ito pong ginawa ni Rodrigo Duterte para sa aking pananaw o para sa pananaw naming mga naniniwala na that the same is unconstitutional ay pagtatraidor po sa Pilipinas at sa ating mga kababayang Pilipino. As I understand, I watched a portion of that interview last night. The former spokesperson says that basically it was not a treaty, it was not a deal, no documents were signed, it was a gentleman's agreement committing that status quo will be maintained in the West Philippine Sea, meaning China allegedly will not further develop its installations in the West Philippine Sea, while the Philippines will not refurbish the BRP Sierra Madre. How much water does that kind of agreement hold as of the moment? Well, since it was not a formal agreement, there were no signing, there was nothing, then first of all, Katrina, it would be difficult to speculate exactly on this matter until Secretary Harry Roque has fully explained what was discussed. But as I said, since this is a informal agreement, it's questionable if such is binding. And as I said, insofar as this current administration is concerned, we have not seen anything. No, this is the first time we're hearing this. We have not seen any document to that effect. And as mentioned by President Bongbong Marcos, he has repudiated any of these previous agreements. Kaya nga nagtataka tayo dito mga tol eh. Bakit sinasabi nilang open daw sa public ang informations na ito? Eh yung mga taong gobyerno mismo natin, even Jonathan Malaya has been under the administrations of Duterte during the time na ito po ay pangulo pa. Kung di tayo nagkakamali, parang undersecretary po ito sa Department of Interior and Local Government. Though, hindi sakop ng kanyang mandato ang usapin dyan po sa West Philippine Sea. Pero napaka-imposible naman na kayo ay miyembro ng gabinete at hindi nyo alam ang ganitong uri ng deal sa pagitan ng Duterte, admin at saka ng China. Tapos ngayon sasabihin itong si Harry Roque na ito was made publicly by then Secretary Senate now Senator Alan Peter Cayetano as an status quo sa pagitan po ng Pilipinas at ng China. Napaka-imposible talaga. Kaya ang paniniwala ko lamang dito, babalikan ko lamang po yung sinasabi ko kanina, ito po ay pure manipulative statement nito pong si Attorney Harry Roque just to defend the former administration, syempre dahil siya ay naging bahagi nito at boss niya ang mga Duterte, and para ipamukha sa harapan ng publiko na kahit mali sila, sasabihin po nilang tama sila. Kasi ang paninindigan nitong si Harry Roque, naging epektibo daw po ito at hindi raw po nagkaroon ng kaguluhan dyan po sa West Philippine Sea. Kaya ang tanong natin, saan banda? Paano hindi nagkaroon ng kaguluhan kung yung isang barko po ng ating mga mangingisda intentionally sinink ng China at parang walang pakialam doon ang ating gobyerno nung panahon ni Rodrigo Duterte? At kung hindi rin ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, there was
an interview of GMA reporter sa isang mga sa mga mangingisda kung saan nakunan pa nila ng video yung pagpunta ng China Coast Guard sa kanilang barko o bangka, at doon kitang-kita sa video na ito pong China Coast Guard nang hingi ng isda, at hindi lamang nang hingi, para talagang pag-aari niya na pumili pa ng mga magaganda, at yun po yung kanyang kinuha. Malinaw po iyon na parang ninanakawan po ang ating mga kababayang Pilipino. Yung mga pagkakataong ganon, paano mo masasabi na merong kapayapaan sa WPS o diyan sa South China Sea kung yung interes ng ating mga kababayang Pilipino ay nakawawa sa panahon ni Duterte o ng iyong boss na si Rodrigo Duterte? Kaya again and again and again, uulit-ulitin natin ito mga tol. Sana magkaroon po ng congressional hearing sa punto na ito ng di umano'y deal sa pagitan po ng Duterte admin at saka ng China. Kasi doon lamang po natin makikita ang tunay na katotohanan. Dahil kung patuloy lamang po tayong makikinig dito kay Harry Roque, malinaw lamang na tayo po ay igagaslight nito. Malinaw na ang sasabihin po nito laging pabor para po sa mga Duterte kung saan siya po ay nagserve bilang spokesperson nito. Kaya yan lamang ang hiling natin. At sa huli, bago tayo magtapos, pakita po natin na tayo po ay mga Pilipino, mga tol. Regardless of power politics here, ano man ang kulay po natin dito, eh, huwag na natin idamay itong mga D-digits kasi wala na tayong magagawa dyan. Eh. Pero naniniwala ko na kahit anong kulay po natin sa politika, dilaw man, pink kayo, kami pula, blue kayo, white kayo, o kung anumang kulay sa politika, dapat maging isa ang kulay po natin dito. At yun po ay kulay bilang Pilipino na nagmamahal po sa Pilipinas at sa mga kababayan po nating Pilipino. Hindi po natin hinahangad ang gera sa China, pero hinahangad po natin ang kapayapaan, higit sa lahat, yung mapanatili po na ang karapatan po natin sa bahagi na yan ng karagatan na kinikilala natin bilang WPS ay pumabor sa interes po ng ating mga kababayang Pilipino. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.